Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. It is a joy to be in the house of the Lord. Amen. Napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Yes. It lifts our spirits. And wherever you are this morning, pagpalain po kayo ng Panginoon sa kamanaroon. And today is another day that the Lord has made. And we are not deprived of His word. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat kahit hindi tayo nagkikita-kita ng personal, ay maaari pa rin tayong mag-worship sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa live streaming. And today is just another day that the Lord has wonderfully made. Amen. Anyway, ako po yung gagalak sapagkat today is another opportunity that we can serve our kababayan. Meron po tayong almost 40 welcome kits for delivery today and tomorrow. And kayo pong Sabado, you can come after 12. And kayo pong Sunday, you can come before 10 o'clock in the morning bukas. And napaka-sarap pong maglingkod sa Panginoon sapagkat napakabuti niya at hindi po tayo nawawala ng resources. Because God is good and His mercy endures forever. Yes. Wow. Paraminang parami na po ang nakakalaya sa quarantine and ilan po ang nahapok na darating ngayon at saka bukas at naka-assign na po sila upang sunduin ng mga kaukulang mga cell groups. And I am so glad that we can all be in this together. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po akong manalangin. And let us pray that the Lord is going to bless His word today. And that we are going to enjoy it together even as we feast on it. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umaga ito sapagkat napakabuti mo sa amin. Lord, ang iyong kabutihan ay sukdulan hanggang langit. Lord, ang iyong katapatan ay, Lord, higit pa sa lahat ng aming mga nararanasan sa buhay. Lord, salamat po sa pagkakataong itong muli na kami ay narito upang kumain ng iyong mga salita. Lord, ikaw nagsabi na ang tao hindi namubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat kataga na nanggagaling sa iyo. Lord, nalangin ko na sa mga oras na ito, buksan mo ang aming damdamin, puso at isipan. Nalangin ko, Lord, na nakikinig sa amin, sino man sila dito sa Hong Kong, sa lahat ng mga nakakwarantina. And Lord, ang aming mga kaibigan sa ibang bansa na sumusubaybay sa aming mga videos. Lord, nalangin ko, pagpalain mo sila ngayong araw na ito. Lord, nalangin ko na maatama nila ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa iyo ay pinagkakatiwala ang bawat isa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi na Amen. Nung nakaraang linggo po ay pinag-usapan natin yung tinatawag na Who Am I? Sino ako? At ang subtitle po noon ay Identity in Times of Crisis. Now, sabi po natin ng karang linggo na madalas nakakalimutan natin kung sino tayo. Madalas nakakalimutan natin ng ating identity kay Kristo sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng crisis, sa panahon ng pandemic na katulad nito. Minsan limot natin na tayo ay anak ng Diyos. Minsan ay limot natin na tayo ay pinagkalooban ng napakaraming mga bagay-bagay na hindi tayo dapat ay talunan sa mga panahon na katulad ngayon, bagkus dapat ay tayo ay matagumpay sa lahat ng pagkakataon. Nung nakaraang linggo po, sinabi natin na you and I are a person of a person of purpose, na ikaw at ako ay tao na may layunin. Ang Diyos ay may layunin sa bawat isa sa atin at napakaganda ang layunin niya.
Pangalawa, sinabi natin na ikaw at ako ay person of promise. Na ikaw at ako ay tao na punong-puno ng pangako. Na si Lord, napakaraming pangako sa Bible at ang pangako ngayon ay para sa iyo. Sinabi ko rin nung nakaraang linggo na kahit ang pangako ng Panginoon sa Israel ay pangako niya. Dapat mong angkinin ang pangako niya para sa iyo by virtue of succession of faith. Okay? Na pangatlo, sinabi natin nung nakaraang linggo na ikaw ay person of power. Na ikaw ay tao na may kapangyarihan. Na ikaw ay kapangyarihan na siyang nagpabangon sa Panginoon. That raised Jesus from the dead is the same power that resides within you. And that, my friend, is the power of the Holy Spirit. And wow, you are super, super powerful. And minsan nakakalimutan natin na tayo ay may kapangyarihan sa mga sirkumstansya ng buhay. Sapagkat ang banal na spirito ay nasa iyo. Pang-apa, sinabi natin na ikaw ay person that is predestined. Ikaw ay itinalagana ng Diyos. Huwag kang makahot, huwag kang magamba. Alam na ni Lord ang purpose niya sa iyo. Nakatalaga ka na gumawa ng magagandang bagay. And wow, kung alam lang natin ang apat na ito, kung itong apat na ito ay pinamumuhay natin, wow! Hallelujah! The world is going to be a different place. Ngayong araw na ito ay sisimulan ko na naman ang isang series. This is going to be a series because bagamat napakarami nating identity sa Panginoon, napakarami niyang sinabi patungkol sa atin eh. Kanya lang, sinabi rin natin noong nakaraang linggo na the identity that we have in Christ, the promises that we have in Christ are too good to be true, and yet it is true. Na napakabuti, napakainam na mangyari, ngunit yun ay totoong nangyayari sa ating buhay. Bagamat napakarami sa atin ay hindi ipinamumuhay ang victorious life. Bakit? Naitatanong natin sa ating sarili, bakit hindi ko maipamuhay yung tinatawag na identity na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Napakarami pong dahilan. And so, sabi ko, iisahin ko lang ng message, sakto, kaya lang, baka hindi nyo manamnam at hindi ninyo ma-realize. And so, sabi ko, mas maganda kung gagawin natin siya ang series. At ang series na ito ay pinamagatan ko identity blockers. Yung mga nagpa-block ng iyong identity. Okay? So, napaka-ganda po ng title natin, Identity Blockers. What blocks your identity so that it is going to be fulfilled in your life? Number one, and so, dahil ngayon ay unang linggo, huwag po kayong bibitaw sa akin, sapagkat hindi ko alam kung ilang identity blockers ito. But the first one and the most notorious one, ito yung pinaka-notorious na identity blocker na pagka ikaw ay namumuhay sa blocker na ito, wow, hindi ka makakausap, kapatid. And so, let us deal with this identity blocker number one. At ang identity blocker number one ay nasa subtitle po, past dwelling. Ano yung past dwelling? Namumuhay sa kahapon. Galing. Amen? Marami pong tao ngayon na whether they realize it or not, and many people do not realize that they are still dwelling in their past life. Amen? Na hanggang hindi po natin na-overcome yun, ay hindi tayo makakasulong. So, basahin po natin ang ating text ngayon. Isaiah 43, verse 18 to 24. Are you there with me? Isaiah 43, verse 18 to 24. Ganito po ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, forget the former things. Kita mo na? Si Lord mismo nagsasabi sa atin, kalimutan mo na ang nakaraang mga bagay. Forget the former things. Do not dwell on the past. Huwag kang manirahan sa kahapon. Okay? See, sabi niya, I am doing a new thing.
ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Now it springs up. Actually, nangyayari na, sabi ng Panginoon, hindi mo ba nakikita? Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness. Gagawa ako ng isang daan sa kawanangan. And streams, mga batis sa tuyong mga lugar in a wasteland. The wild animals honor me. The jackals and the owls, because I provide water in the wilderness. And streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people formed for myself, that they may proclaim my praise. And then he said in verse 22, yet you have not called out, you have not called on me, Jacob. You have not wearied yourselves for me, Israel. You have not brought me sheep for burnt offerings, nor honored me with your sacrifices. I have not burdened you with grain offerings, nor wearied you with demands for incense. You have not, verse 24, brought any fragrant calamus for me, or lavished me the fat of your sacrifices. But you have burdened me with your sins, and wearied me with your offenses. May the Lord add more blessing upon the reading of this word. Ito po yung ating tatalakayin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Identity blocker number one, past dwelling. Sabi po niyan, ni Lord, forget the former things. There are two things that you need to forget in the past. The good things and the bad things. yung minsan kasi, masarap sariwain yung ating mga tagumpay sa kahapon. Kanya lang, sariwain mo ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, or kung nadi-discourage ka, magkumpalagian ang namumuhay sa iyong past victory, hindi ka pa rin makakaurong sa kinabukasan, kapatid. And lalong-lalo na sa mga masasamang karanasan na naranasan mo sa nakaraan. So si Lord mismo nagsasabi, forget the former things. Do not dwell on the past. Alam nyo, hanggang ngayon may natatagpuan pa silang mga cave dweller. Itong picture natin, hiker siguro ito. And she is in a cave. Kasi alam, meron talaga mga tao na cave dwellers ngayon. Sa yungit sila nakatira. And ma-imagine ko na ang tao na namumuhay sa nakaraan, pwede natin silang tawagin cave dwellers. Okay? Namumuhay sa yungib ng kahapon. And so today, gusto kong makalaya ka, kapatid. There is anything that I want to happen this morning. Kung meron mang isang bagay na nais kong mangyari ngayong umaga dito, na ganap na ikaw ay makalaya sa nakaraan. Ganap na ikaw ay makalaya sa pangit na mga karanasan, sa alaala ng kahapon. Bakit? Hanggang hindi ka nakakalaya ng kapatid, hindi ka makakarating sa paruroonan. There is no, si Lord daw, wala siyang tinatawag na identity crisis. Ang tao na namumuhay sa nakaraan, usually is in an identity crisis, lalo na kung Kristiyano ka na, kapatid, ikaw ay merong identity crisis. Si Lord daw, wala siyang identity crisis. He knew who he was. Kilala mo ba kung sino ka? Na ikaw ay person of purpose, na ikaw ay person of promise, na ikaw ay person of power, na ikaw ay person that is predestined. If you know who you are, and you know where you come from, si Lord sabi niya, he knew where he had come from and why he is here. He was here. Kung bakit siya ay naparito. And he knew where he was going. Alam niya kung saan siya pupunta. And kung katulad ka daw niya, kung ganun ka ka-liberated. When you are liberated from your demons, when you are liberated from the past, when you are liberated from anything that blocks your identity, only then can you serve. Saka pa lamang makakapaglingkod. And so, ngayong umaga nito,
Let us not allow our past to define our future. Amen? How many of you are ready to leave your past this morning? Kung ikaw ay nandyan sa iyong, kung saan ka ba naroon, hindi kita maangrita, pwede mong, pwede bang i-type mo sa comment, yes, I am ready to leave the past. Okay? Nakahanda akong iwanan ang aking kahapon. Now, there are four things this morning that will happen if you are not going to leave your past. And by mentioning these four things, I wish that this is going to give you the motivation to really leave your past. Na hindi ka na mamumuhay sa iyong kahapon. Na hindi ka na mamumuhay sa alaala ng iyong betrayal. A lot of people today are living in bitterness. Makita lang ang mukha ng kanyang isa, may mga tao tayo na makita lang natin sa Facebook ay bigla na namang mag-flashback ang mga nakaraan. Hallelujah. Bakit kasi hindi pa binubura sa friends list? Bakit kasi hindi pa binabla? Marami sa atin pag nakita ang larawan ng isang tao ay nag-flashback na naman. Or may mga pagkakataon kahit na circumstances reminds us of a dream tragedy that happened many, many years ago. I pray that this morning you are going to leave the past. Gupitin na po yung mga picture na yan na nasa inyong mga bitaka at huwag nang ilagay. Iwanan na, sunugin, and sabihin mo sa sarili mo, past, thank you for the lessons. Lord, thank you for a brand new start. And say for tomorrow I am ready for you. Amen? And so ano yung mga kababagay ngayon na magmumotivate sa iyo na iwanan ang iyong kahapon? Number one, pag hindi mo iniwanan ang iyong kahapon, if you are a past dweller, it will blind your perception. Okay? Because if you are past dwelling, it blinds perception. Nawawala yung vision mo. Alam nyo, nung ikaw ay nung tinawag ka ng Diyos, nung ikaw ay naging born again believer, binigyan ka ng vision ng Panginoon about a brand new tomorrow, about a brand new purpose. Lagi kang may purpose, kapatid. Pero pagka ikaw ay namumuhay sa nakaraan, ang purpose na yon ay nagtitiling. It blinds, binubulag ka ng iyong perception. See, sabi ni Lord, I am doing a new thing. Alam ka, napakaraming bagay na ginagawa ang Panginoon sa iyo. Alam nyo, kahapon, may isang pastor na dumating dito, may kasama siyang Amerikana. Okay? She is with an American woman. And the American woman was so full of praise of what we are doing, itong bagong ministry natin. Sabi niya, this is a novel ministry that you have started. Alam niyo, sa buong mundo, kilala tayo bilang pioneer ng ginagawa ng Panginoon. At ang sabi ko sa kanya, alam mo, si Lord ang nagbigay sa akin ng idea. The ideas comes from the Lord. Siya ang gumagawa ng mga bagong bagay. Hello? When we started airport ministry, the same. The idea comes from the Lord. I just asking, Lord, what do you want me to do? And then the idea comes. And then the idea, right now, parami po ng parami ang sumasali sa ating gawain. Nagsimula po kami, dalawa lang kami ni Pastor Ness, then naging lima. Ngayon, pito na. Pitong simbahan na ang kasali natin. And then we also encourage many organizations in Hong Kong to do the same. Bakit? Because the idea comes from God. Alam niyo po, ikaw ay mumuhay sa nakaraan. Kahit na na-member ka ng Lifeway ngayon, hindi mo na papansin kung ano ang ginagawa natin. Bakit? Dahil na-absorb ka ng iyong nakaraan. Kung ikaw ay galit sa asawa mo,
you are absorbed with your hatred with your husband, you cannot serve God because your vision of His is already blinded. Sabi dito, I am doing a new thing. Hindi mo ba nagsisimula na siya? Hindi mo ba siya nakikita? Tayo ako'y natutuwa kasi ang daming sabi mo nga sa inyo, hindi na uubusan ng resources. Praise God for the members of LifeWay. Praise God for the many strangers. Praise God for the many donors. Alam nyo, napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Sinong magbibigay sa iyo ng galong-galong sanitizer for free? Sinong magbibigay sa iyo ng libong-libong mask for free? Sinong magbibigay sa iyo ng napakaraming bagay na libre lamang? Kung ito ay hindi gawain ng Panginoon, hindi siya magpa-prosper. Kanya lang, konti lamang po ang nakaka-appreciate ng ginagawa ng Panginoon. Bakit? Bulag sila. Sinasabi ko na nga, kahit na member ka ng LifeWay, kung hindi ka naman kasama namin sa ginagawa ng Panginoon, then you are blind. At marahil, ang number one suspect ko, ikaw ay namumuhay sa kahapon. Kayo na laging ang pakiramdam nyo sa sarili nyo na kayo ay the hope. Yan ay hindi identity ng isang Kristiyano. Pagka the hope, alam niyo yung the hope? Okay? Kung ikaw ay laging nag-iintay sa kawang gawa dahil ikaw ay taong kawawa, hindi ka anak ng Diyos. Hello? Ang anak ng Diyos, hindi kawawa. Ang anak ng Diyos ay pinagpala. Ang anak ng Diyos, contributor siya. Ang anak ng Diyos, nakikita niya ang ginagawa ng Panginoon. And excited siya. Woo! Yes. Hallelujah. Ako'y natutuwa sapagkat napakaraming mga members ng ibang church gusto nilang makilahok sa atin. Ang daming nagte-text sa akin, Pastor, pwede ba akong maging carrier ninyo? Sabi ko, hindi. Bakit? Sabi ko, taga-ibang church ka eh, magagalit sa akin ang pastor mo. Okay? Hindi ko gustong mangyari yan. At saka, labis-labis na ang nag-deliver sa amin. Mas marami pa ang nag-deliver sa amin kaysa sa i-deliver. Hallelujah. Amen? Yeah. Hallelujah. Nakakatawa ang Panginoon. Yeah. He is doing a new thing. May gagawin bagong bagay ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. And this is just one part of what God is doing. This is what God is doing in our ministry. You see, when God begins to do a new thing in a new way, kung may sisimulan daw ang Panginoon ng isang bagong bagay sa isang bagong pamamaraan, the greatest opposition comes from the old thing with its old ways. Amen? So, ang laging nagiging opposition na sa gawain ng Panginoon ay ang mga dating pamamaraan and lalong-lalo na sa mga taong namumuhay sa nakaraan. Sa old style. Amen? We have to adapt. We have sabi nga nila, we are now in the new abnormal. Bagong abnormal na mga bagay na nagbagong nangyayari sa buong mundo. Hallelujah! Everything is turning into computers. We are more and more dependent on computers to do even worship. But today, my friends, may ginagawang bagong bagay ang Panginoon. Kasali ka ba? Gusto mong tanong mo sa sarili mo, kasali ba ako sa gawain ng Panginoon? May ginagawa siyang bagong bagay. New things. Alam niyo si Apostol Pablo, ganun din ang sinabi niya, forgetting what is behind. Amen? Kalimutan mo na ang nasa hulihan. And straight towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kung ikaw ay Kristiyano, lagi kang pasulong, hindi ka paurong, kapatid. Yung iba, wala nang maurungan eh. Wala nang maurungan,
talagang nasa likod na sila. Okay? Kayo na hindi nagpaparamdam, paramdam naman kayo. Amen. Hello? Pwede ba? Ang tagal-tagal ko lang hindi narinig kayo dyan. Sino ka man, alam mo kung sino ka, paramdam ka naman sa akin, oh. Okay? Pwede ba? Huwag ko lang yung tena, ako ang magparamdam sa iyo. Lagi naman ako nagpaparamdam, eh. Okay? Kung minsan nga, nabibingi ka na sa paramdam ko. Kanya lang, kinasasabi lang po na magparamdam ka. Can you drop me a line and say, how are you doing, Pastor? Wow! That might be a good idea. There are things we will never say once we are in heaven. And this is one thing that you will never say in heaven. Sa langit daw, may mga bagay na hindi mo masasabi. Ang unang masasabi na hindi mo masasabi ay ito, I definitely trusted God too much in my lifetime. You will never be able to say that. Because the truth is, what was I thinking? You and I really do not trust God too much in our lifetime. Now is about the time to trust God and not our past. Amen? One of the good things that I learned in life is your past does not define you. Okay, do not allow, huwag mong i-allow ng iyong nakaraan ay maging bahagi ng iyong kinabukasan. Amen? Why? Because God is a God of new things. I praise and thank the Lord, laging bago si Lord eh, hindi siya luma. Hindi siya pinaglulumaan. Laging bago ang Panginoon. Lagi siyang fresh. Kaya nakaka-excite si Lord eh. Bakit? Bakit nakaka-excite ang Panginoon? Lagi siyang may ginagawa. Kanya lang, kung hindi ka nai-excite sa ginagawa ng Panginoon, isa lang suspense ako kapatid, ikaw ay namumuhay sa kahapon. Amen? This brings us to the second. What happens when we dwell in the past? Number two, it dulls appreciation. Tingnan mo ang sinabi ni Lord. Sabi ni Lord, ang mga wild animals, they honor me. Okay? Pinaparangalan daw siya ng mga wild animals, the jackals and the owls. Because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland. Can you imagine that? To give drink to my people, my chosen, the people I form for myself, that they may proclaim my praise. Alam niyo ba, ito ginagawa natin, hindi lang mga Kristiyano ang umuburi sa atin eh. Amen? Napakarami ko nang narinig na mga patotoo, hindi nang gagaling sa mga Kristiyano, kundi nang gagaling sa mga secular world na pinupuri nila ang ginagawa natin. Bakit? Hallelujah! It is something that God does. Sabi nito, the wild animals honor me. May sinasabi si Lord sa atin eh. Kung ang wild animals ay pinaparangalan ng Panginoon, hindi kaya dapat tayo ang dapat na magbigay ng parangal sa Kanya? Kanya lang, pagka ikaw ay past dweller, you cannot honor God. Bakit? Mapait ang tandaan mo eh. Okay? Kung lagi ang iniisip mo ay ang masamang nangyari sa iyo, 20 taon na ang nararaan, kapatid, you cannot praise God in bitterness. You cannot praise God in recalling past events in your life that is giving you pain right now. Kung ikaw ay napakarami po hindi maka-let go sa kanilang past, lalong-lalo na kung ang concern ay relationship. Una doon ako, minsan kailangan mong magluksa. Okay? Kanya lang, yung pagluluksa ko, natatapos yun. Ngunit kung hanggang ngayon ay nagluluksa ka sa isang bagay na nangyari sa punta ko na nakakaraan, mga kapatid, you cannot appreciate what God is doing. Why? Because it doubts appreciation when you live in the past. Sabi po ni James Bancroft,
I believe miracles are like seeds. When planted and watered by our attention and appreciation, they bloom. Again, araw-araw po, manimbilang ginagawa ang Panginoon. Kung hindi mo siya na-appreciate, hindi siya nag-bloom. Amen? Paano ka makaka-appreciate sa mga ginagawa ng Diyos if you are living in pain or in the memory of something that has been done to you that can no longer be remedied by the past? The only remedy for that is the future and living in the present. Sabi ko rin, sinabi ko rin doon sa babae na pumunta dito, I am not a miracle worker. And I like someone who wrote this. Gusto ko ang sumulat nito. Sabi niya, I am not a miracle worker, but I am a pastor. So I know someone who is the miracle worker. And his name is Jesus Christ. Amen? Amen? Palitan mo ang pangalan ngayon na I am a Christian. Sabihin mo, hindi ako miracle worker. Tell your family back home, I am not the Messiah. Okay? Hindi ako ang Messias. Hindi ako ang magpo-provide ng lahat ng inyong mga kailangan. Hindi ako milagrosa or milagroso. Okay? Hindi ako tagagawa ng himala. Okay? Ngunit ako ay isang Kristiyano. I am a Christian. I am a child of God. And so I know someone who can make miracles for you. And his name is Jesus Christ. You see, honestly, you cannot even say these words, not unless you experience God's miracle in your life. And you can't, not unless you live the past. Amen? Lalo nung hindi na kami makapag-airport ministry dahil nagsara ang airport last year. So, more than a year na kami walang airport ministry, and so we begin to be depressed. Lalo na ako kasi ako nag-start ng airport ministry, and I begin to say, Lord, I want you to do something new, something new. Something you are the God of ideas. My prayer was like that. Nasa iyo nagkagaling ang Nobel Peace Panginoon. Ikaw ang magbibigay sa akin ng bagong kaparaanan. And the Lord just revealed this Hong Kong quarantine ministry. And so I am not a miracle worker, but I know someone who is, and his name is Jesus Christ. Amen. That brings us to the third. Kung ikaw ay past dweller, you are dwelling in the past. Dwelling in the past is devotion. Okay? At pinuputong daw niya ang devotion natin sa Panginoon. Ano yung devotion? Worship. Sabi ni Lord, may indictment si Lord sa Israel. Sana hindi ito para sa atin. Kanya lang alam po, marami sa atin dapat makarinig nitong rebuke ng Panginoon. Yet you have not called on me. Hindi ka tumawag sa akin eh. Amen? Hallelujah. Alam niyo, sa Hong Kong Quarantine Ministry, hindi ako nagkukunin na magbigay ng welcome kit, not unless na hihingi sa amin noong person mismo or makikipag-communicate siya sa akin. I don't just like to get names and send them a welcome kit. I want to develop relationships. Amen. And I believe si Lord ganun din. Yes. Okay? Alam niyo ba na si Lord may ibibigay niya sa atin ang lahat ng bagay, pero hindi niya binibigay hanggang hindi ka humihingi? Yes. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. You don't have to ask. You don't have to seek. You don't have to knock. God can provide everything, and yet He wants you to ask. Amen? And when you ask, hallelujah, you have to ask nicely. Alam niyo yung aking apo, and praise God, ginawa namin ito kay Johan. Ngayon naman, ginagawa namin sa aming apo.
Lagi mo sinasabi kay Jasmine, tinuturuan namin siya. Okay, I want you to ask Grandpa nicely. And so, repeat after me. Grandpa, please give me my apricot. And over and over, dinidrill namin siya ng ganon. Bakit? Tinuturuan namin siya na maging responsible and a good child and a proper child. Ganun din ang Panginoon. Kaya-kaya niyang ipagkaloob sa iyo ang lahat ng iyong mga hinihiling. Kaya lang, you have to ask Him still. And when you ask Him, you have to ask Him nicely. You see, past dwelling ends devotion. Past dwelling ends the asking part. Sabi ni Lord, you have not called on me, Jacob. You have not wearied yourselves for me. Ulit-ulit kong binasa ito eh. Hindi mo ako, hindi ka nagbata or hindi ka nagpagod sa akin. Yun ang ibig sabihin ni Lord dito eh. You have not wearied yourself for me. Maraming nagtatanong sa akin, bakit mo ginagawa? Ginagawa mo, wow! Kung alam nyo lang kung gaano kahirap itong mag sinasabi nyo, simple lang ang mag-impake ng mga bagay-bagay. Hindi po. Akala nyo ba yung mag-prepare nito ay napakasimple? Hindi po. Alam nyo ba na ang itong sa ministry na sinimulan namin ay pwede mo siyang hindi gawin. Wala naman akong extra pay na tinatanggap patungkol dito. No, I don't. Again? Maraming tanong sa akin, bakit mo ginagawa? Ginagawa mo, nagkakagastos ka pa. Praise God, hindi ako nagkakagastos. Because if God grants us a brand new ministry, He provides for it. Yes. Amen? Sabi ni Lord sa Israel, hindi mo pinagod ang sarili mo sa amin. Alam nyo, one of the things that God wants, nalulugod ang Panginoon pagka tayo ay nagpapagod para sa Kanya. Nalulugod ang Panginoon kung nakikita niya ang sacrifices na ginagawa natin para sa Kanya. Sabi ng Panginoon, even a cup of water na ibinigay mo sa the least of my brothers, you have done it to me. Nalulugod ang Panginoon, if we are going to do this for the people that He loves. Hallelujah. And my friends, hallelujah, I love the people that God loves. And when you do that, hallelujah, you are keeping intact your identity. Yes. Amen? Sabi niya, you have not brought me shit for burnt offerings. Hindi ka man lang nagdala ng burnt offerings. Hindi mo wala akong pinaramalan ng iyong mga sacrifices. Sabi ni Lord, hindi kita binigyan ng kapigatan. I have not burdened you with grain offerings nor weighted you with demands for incense. And yet the Lord expects that you are going to do this. Why? If you have a grateful heart, if your identity is intact, you are a worshiper. Kung ang identity mo sa Panginoon ay intact, you are a worshiper. And the highest form of worship is sacrifice. Pagka gumagawa ka na ng isang bagay na mahirap pero ginagawa mo dahil sa Panginoon, wow! That is worship. Amen? And so lahat po ng ginagawa natin para kay Lord. Kaya lang, pagka ikaw ay dwelling in the past, you become like this. Ungrateful people complain about the one thing you haven't done for them. Instead of being thankful for the thousands of things you have done for them. The Lord has done a thousand things for us. Let us be grateful. Amen? Gratefulness is devotion. Lagi ko pong
nababanggit itong pinagaling na 10 lepers ng Panginoon. Napakarami nilang alibay bakit hindi sila nagbalik. Ganito siguro sinabi nila, sure, my leprosy is healed, but I'm still ugly. Hallelujah. What I really need is a new coat. I could do with a lift back to town. Now I've got the hiccups. Okay? Tapos na ang leprosy ko, may hiccup naman ako. Isa lang po malik para magsabi, thank you, Lord. Amen? Alam niyo, pagka intact ang identity mo, alam mo na ikaw ay pinagaling, alam mo na ikaw ay pinalaya, alam mo na ikaw ay piniligtas ng Panginoon sa tiyak na kamatayan o tiyak na kapariwanaan, babalik ka sa Kanya. Yan ang identity mo eh. Magpapasalamat ka sa Kanya. And you are going to worship. But if you are going to dwell in the past, katulad ka ng siyam na ito, they do not know how to worship. The last but not the least. If you are dwelling in the past, it is going to birth transgression. Ito raw ay magbubunga or manganga ng mga kasalanan. And the Lord, patuloy ang Panginoon sa kanyang indictment sa Israel. Sabi niya, you have not bought me any fragrant calamus for me, or lavished me on the fat of your sacrifices. But you, instead of doing that, you have burdened me with your sins. Binigyan, pinagod mo ako sa iyong kasalanan. And inoccupy mo aking panahon, you wearied me with your offenses. My friends, kahit na tumigil lang ka to dwell sa nakaraan, kasalanan ang ibubuo niya. Amen? Ano po nagsabi? Si Alan Loy McGinnis, sabi niya, just as bitterness produces more bitterness. Sabi mo, halaka. Ang kapaitan daw, ang magbubunga ng higit pang kapaitan. Can you imagine that? Hanggang hindi ka lumalayo sa kapaitan mo, kapatid, walang ibubunga yan, hindi mas marami pang kapaitan. Palitan mo siya ng love because love begets love. Hallelujah. If you are depressed, you live in the past. Nakaka-depress ang bitterness. Nakaka-depress minsan ang pamuhay sa nakaraan. Lalo na kung pangit nakaraan. Nalidepress ka, and if you are depressed, you live in the past. If you are anxious, you live in the future. But if you are at peace, you live in the present. Amen. Amen. Isang magandang mungkahit ng isang inchik na si Lao Tzu. Tama nga naman. Okay? Let us live the moment. Let us serve God in the present. Marami sa inyo wants to serve God in the future pa eh. No, serve God in the present. Amen? Love God in the present. And I can be sure with you, kapatid, if you love God in the present, if you serve God in the present, He is going to take care of your future. Amen? Hallelujah. Napakabuti po na Panginoon. Identity blocker number one. Burahin po natin ang ating nakaraan. Amen. And let us move on. And let us join God in the new things that He is doing. Let us get excited about it. Tayo po'y manalangin. Sino man na nakikinig sa akin? If you know that the Lord has spoken to your heart, if you know that the Lord is saying, leave the past, iwanan mo na yung boyfriend mo na pinagtaksi lang ka. Kung sinasabi sa inyo, Lord, na iwanan mo na ang iyong masasamang
karanasan. Huwag mo nang sariwahin pa ang alaala ng kahapon. Marahil ito ang sinasabi ni Lord sa iyo. Kapatid, I want you to pray with me that the Lord is going to release you from that malevolent past. Tayo po'y manalangin. Samahan po ako sa panalangin. Sino ka ba? Lord, ahingi po muna tayo ng tawad sa Panginoon. Pari ba? Sabayan mo ako sa panalangin. Sabihin mo, Lord, patawad po sa lahat ng alaala ng kahapon. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng panahon na ginugol ko sa aking nakaraan. Lord, hindi na magbabago pa ang nakaraan sapagkat yun ay tapos na. Ngunit magbabago pa ang aking kasalukuyan at ang aking kinabukasan sapagkat, Lord, tunay nga na ikaw ay may layuning maganda para sa akin. Salamat sa mensahe na aking narinig. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Lord. Lord, nais ko na makilahok sa bagong bagay na ginagawa ko. Nais ko na maging kaanib ng mga bagay na ikaw ang may gawa. Lord, nais kong ma-excite muli sa iyong kaaway. Nais ko na purihin ka, sambahin ka, at paglingkuran ka. Sa iyo pinagkakatiwala ang aming sarili. Kapatid, ako na lang na mananalangin para sa iyo, Lord, salamat po sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa sinisimulan mo ng mga bagong bagay. Lord, nakaka-excite ang ginagawa mo, Panginoon, sa amin. Dalayin ko, Lord, na magkaroon kami ng joy in the service of you. Lord, we give you thanks, we give you praise, and we give you glory in Jesus' name. And everyone would say, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Kung ikaw ay nakikinig ka sa akin, sino ka man, nakikinig ka sa ibang bansa, sa Pilipinas, sa Amerika, o sa Canada, kung nais niyo po na tulungan kami, nais niyo po na magbigay ng kaloob sa Panginoon, at pwede niyo pong ipadala via Western Union, or kung gusto niyo i-transfer sa aming account, you can drop me a line on my messenger account, and I will give you the account number of the church. And kung kayo po ay narito lamang sa Hong Kong at nais niyo na magbigay ng kaloob kahit na po sa ating tinatawag na Hong Kong Quarantine Hotel Quarantine Ministry, ay pwede niyo pong i-abot sa akin dito sa church, or pwede kayo magbigay ng cash, pwede rin po kayo magbigay ng in-kinds. Kinakailangan po namin ng biscuits, and kinakailangan po namin ng kape, 3-in-1. And kung ano po ang ibibigay sa inyo ng Panginoon ang pangangailangan ng isang babae na nasa quarantine, ay dalahin niyo po dito sa church, at ipapamahagi po namin sa ating mga kapatiran na nasa quarantine ngayon. Maraming salamat po. And pagpalain kayo ng Panginoon ngayon at hanggang sa susunod nating pagkikita. Amen.